Sa joint statement naman ni na dating NFA o DFA Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio-Morales, sinabi nilang labag sa konstitusyon ang verbal agreement sa pagitan ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Wala raw anumang kasunduan ang mas higit pa sa nakasaad sa ating konstitusyon na ang ating EEZ o Exclusive Economic Zone ay para lamang sa mga Pilipino. At kung ang pagpayag daw ng Pangulo sa China na makapangisda sa ating EEZ ay bunga ng pananakot katulad ng pagkakaroon ng gyera, paglabag ito sa Vienna Convention on the Law of Treaties, kaya maituturing na walang bisa ang kasunduan. Sana raw ay matigil na ang panlalamang ng China at unahin daw ng ating gobyerno ang kapakanan ng mga Pilipino.